Hindi raw total gun ban ang sagot sa mga insidente ng pamamaril nitong mga nakaraang linggo. Yan ang sagot ng maraming sektor sa konsultasyong isinagawa ng Senado kahapon. Ang Senado naman pinag-aaralan ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga may-ari at nagbebenta ng illegal na armas. May news to go si Jam Sisante. Kasunod ng pagpanaw ni Stephanie Nicole Elia na tinamaan ng ligaw na bala sa ulo sa pagpasok ng bagong taon at ng pagkamatay ng 7 tao sa Kawit, Cavite sa walang habas na pamamaril ng nakadrogang si Ronald Bae, lumakas ang panawagan ng ilang grupo para sa gun control. Pero sa konsultasyong isinagawa ng Senate Committee on Public Order, lumabas na hindi raw ang total gun ban o ang pagbabawal sa mga sibilyan na magkaroon ng baril ang klase ng gun control na gusto ng maraming sektor. Kabilang dito ang Gunless Society of the Philippines, na ang gusto lang daw ay pagbawalan ng mga sibilyan na magdala ng baril sa labas ng bahay. Ay pagbawal na yung pag-i-issue ng permit to carry sa sibilyan at pabayaan na lamang itong magdala ng baril sa pampublikong lugar, sa mga pulis, sa mga military at mga law enforcement officers. Pero para sa Volunteers Against Crime and Corruption of VACC, kailangan daw ng sino man na madepensahan ang sarili kahit saan. Why deny us of bringing guns, no, outside of our residences? We are dead man walking here, no? Soft target po kami. Sa labas man o sa loob ng bahay, ipagbawal. Hindi raw mawawakasan ng total gun ban ang mga krimeng may kinalaman sa pamamaril. Ayon naman sa grupong Peaceful Responsible Owners of Guns o Pro-Gun. We would like to distinguish between criminals and the legitimate and licensed gun owners. The criminals by nature are lawbreakers and they will never comply with the law. Ayon pa sa Pro-Gun, ang dapat daw pigilan ng mga otoridad ay ang paggalat ng hindi lisensyadong armas dahil ito raw ang ginagamit sa maraming krimen. Sa huling tala ng PNP, nasa mahigit 300,000 na ang loose firearms sa bansa, bukod pa sa kalahating milyong baril na expired na ang lisensya. Sa ngayon, pinag-aaralan daw ng Senado ang pagpataw ng mas mabigat na parusa sa mga gumagawa, nagbebenta at nagmamayari ng mga illegal na armas. We go after the illegal suppliers, distributors and importers of illegal firearms. That's the source, no? In fact, the penalty recommended is life imprisonment. Doon naman sa illegal possession, from 6 years to 12 years. Tatapusin daw ng Senate Committee on Public Order susunod na 2 linggo ang kanilang report ukol sa mga nakabinbing panukala para sa gun control. Jam Sisante, GMA News.